isang aso, minsan ay loro, minsan ay kwago. Meron din baka, manok, at kabayo. Andito ka! Okidok, 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 okidok. George excited at inaabangan yung bago niyang nabiling ano, yung sewing machine. Alam mo naman yung parts ko na yun, excited na makapag-umpisa ng business niya, yung sa pananahi. Eh, Tito Aga, buti nilang pumayag si Mang Bec na isama tayo sa simenteryo ngayon. Ano pumayag? Yung papayag, pinilit ka mo. O, alam mo naman yung tamil, alam mo, kinakabahan nga ako eh. Alam mo naman yung si Mang Bec, eh, ibang klaseng dating niya, misan, hindi mo maipin niya kung talagang gusto niyang mangyari. Okay, Doki Dok! Naayos ko na lahat. Dok, ang lahat ng looban na clinic. And ready to go to the cemetery with the family of Mamberto and company reunion. Hey. Gado, sigurado ka ba naayos ko na lahat? Okay. Yung ba? Makakalimutan ko? Yung of course not. Yung cabinet na lak mo. Another, of course na. Gado ka! Gado! Yung mga bagong dating na supply ng mga ano, yung pulbos para sa pulgas, naibaba mo ba? Yon! Ang nakalimutan ko. Sandali lang, ha? Ibababa. Yan ang sinatay si Gado, eh! Sandali lang! Sandali lang! Ay, nata mo, dadang! Mahal yun, ha? Sandali lang! Kita mo? Kaya tamin dito, Gado mo? Yan ang huwag na huwag mong gagayahin. Puro satsat. Nakakalimutan yung trabaho niya, yung mga responsibilidad niya. Ay, kaya na mag-o-overnight tayo sa puntod ng mamsi niyo eh, para maiwasan ang traffic bukas ng umaga eh. At kailangan isama pa natin yung mga yan. Mamberto, good evening. Oh, good evening ka pa. Ano ka? Tatawag ko tayong taxi na. Para maka... Taxi, nakita mo yan? Ang dami lumiligaw sa iyong may kotse. At yung panagustuhan mo niya, walang padyakman lang yan. Kasi wala mang trolley yan. Padyak? Tricycle! Pwede padyak! Ma'am Berto, alam niyo kayo, ang dami-dami niyong pera, bakit hindi kayo bumili lang brand yung nasasakyan? Ayun! Diba? Hoy! Ano ako, bali? Ha? Pag nagkaturo yan kayo ni Alex, namatay ako, sino gagamit yung brand new? Ikaw! Style mo, bulok! Mamberto, ano pa nagkasalta kayo, subukan yung huminga. Halika, tawag kami taxi. Hindi namatay ako pag huminga. Tawag kami taxi. Cupcake! Yeah! Let's go! Huwag mo sakalin yung anak ko! Ito, nandito ka pa. Hindi ka pa sumama ron. Eh, kasi Mang Berto, baka kailangan niyo ng kasama. Bakit? Bukas, All Souls Day na nakakatakot. Ako? Baka multuhin pa kayo pag nag-iisa kayo dito. Diyos ko naman. Multo? Matatakot ako? Wala sa lahi namin yan eh, ha? Maski mga ninunukuro, wala kaming takot sa multo-multo. Hindi kami niniwala rin sa ganun. Tanda mo yan. Kaya ito, ha? Sa akin ka magdidikit para maging matapang ka. Mamberto mo, walang takot, lalo sa multo, hindi na iniwala. Ha? Okay? Apo. Tanda mo yan, ha? Yung mga kasama natin ba, puro buwan. Ha? Yeah! Multo! Multo! Multo!
Pagkain dyan. Ayan. Dali. Oh! Sinabi ko ba hanggang dito? Sinabi ko hanggang dun sa kwarto ko. Iaakit yung pa yung sa loob ng bahay. Ano ba kayo? George, parang bumigat eh. Oo nga, bumigat eh. Tsaka, gumalaw siya na. Parang kumapalag eh. Nako, pwede ba? Huwag niyo akong ginikan, ha? George. Bayad na kayo, ha? Dali na, ipasok niyo na, ipasok! George, kaya makalamig-lamig niya, ha? Oh. Hoy, baka gusto mo ikaw ang manlamig dyan. Ano? Ano ba gusto mo mangyari, ha? Ano pa naman kayo? Bayad na kayo! Ano dito na lang? Iba pa? Bakit pasok niyo sa loob ng bahay? Dali! Makakala niyo, may mga utang pa kayo sa akin, ha? Nakakalimutan ko pa yun. Dali! Ramina, bilisan! Lumikat talaga ka, no? Ang dali, pasok na doon. Akit doon sa atik, ha? Ay, naku. Hoy! George, gumalaw na naman eh. Tapos gumahan na raw talaga. Ang bigat niya eh. Huwag niyo ako gigitigan. Di ba tapos yan? Bakit nilagay niyo sa kami? George, ang bumunto yan. Makin na niya. Doon, pahala ka na dyan. Hoy! Sandali! Usapan na, bayad na. Gigimikan pa ako na itong mga. Lalo ko ba kayo dito nakalibing si Mamsi? Huwag mo akong gawing bali, ha? Alam ko dito nakalibing sa cemeteryo ito. Hindi naman pwede sa libingan ng bayani yun. Hindi naman bayani yun. Paolo, hindi napatandaan ng mams mo kung diba dito lang yun? Oo, Papsi. Ang alam ko dito eh. Pero parang iba na dating eh. Pero alam ko dito yun. Oo, kinakabahan ako. Parang merong nangyayaring misteryo. Kaya puto ba na? Puto. Mamsi? Saan ba pwesto mo, Mamsi? Mamsi! Wala ko na, Mamsi. Saan ka sisigaw? Kakaya. Kaya pa tayo ikot-ikot eh. Tama na. Ha? Mamsi! Rinig-narinig yung boses nyo. Ganito sa administration building. Mamsi. Sinito? Sinito? Mamberto. Siya si Mandoming. Si Mandoming ang in-charge dito sa grave site. Dito sa libingan na ito. She is a grave digger. Grave digger? Ano ba ang problema dito? Mandoming. Hindi, kasi medyo naliligaw si Mambeto. Hinahanap niya yung libingan ng misis niya. Oo, kasi namin dito lang eh. Kanina pa nga namin nahanap eh, hindi namin makita. Kasi ang alam namin, dito yun eh, dito yun. Eh, pero puro daon ang nakakalat eh. Oo eh. Hindi, ganyan talaga dito. Ha? Ano nga pala yung pangalan nung nakalibig? Maria Mamerta, makunatan. Oo eh. Ito naman, parang naman may tambok pa rin ito. Maria Mamerta, makunatan. Ha? Alam mo ba? Ano? Excuse me, ha? Kayong ano, nawawala eh. May palatanda. Maria Mamerta Makunata. Ayan. Sandali. Ito na yun. Sandali, bakit alam mo nandito? Ba't parang nakatago itong pangalong message ko? Parang alam mo bakit? Ito ba ang tago nito, ha? Mamberto, Mamberto. Bakit? Baka na, nakita lang yun ko, Mamberto. Sandali. Huwag kang matatakot. Baka naman...
naman habang natutulog ako, siguro inakit nila dito. Tama, tama. Bakit inakit nila dito? Mahimig na mahimig yung tulog ko. Oo, tama. Ganun lang. Tama. Marami na lang kami na pagdaan ng pagsubok, pero nandito pa rin kami. Kasi sana magtagal kami, di ba? Kung kami na nga, di mas okay. Basta, tulungan niyo kami. Basta approve sa'yo, okay sa akin. Sugar. Hmm? Kausapin mo si Nancy. Ano sasabihin ko? Sasabihin mo, mahal na mahal mo ako. Ha? Bakit hindi ba? Ay, hindi. Okay. Mahal na mahal naman kita talaga. Ang tawag ko? Mamsi. Mamsi. Mamsi, alam nyo, talagang mahal na mahal ko po talaga itong anak nyo. Eh, kung nabubuhay nga lang sana kayo, eh, sa inyo ako magpapaalam na si Alex na talaga ang gusto kong maging... Sabihin, si Cupcake. Cupcake ko tawag ko sa kanya. Siya na yung... sugar ako sa Cupcake. Eh, siya na yung gusto kong maging Mrs. Agaton Villaluz. Tsaka alam niyo ba, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, pinagdadasal ko lang na laging maging masaya yung araw ni Cupcake. Tsaka sana kami na nga talagang dalawa. Forever and ever. Sugar. Totoo yan? Oo naman, Cupcake. Talagang mahal na mahal kita talaga. Sabihin mo. Ewan ko. Sabihin mo. Ano mo, mamamatay na lang ako kung mawala ka lang sa buhay ko. Ito yan, ikaw lang. Ikaw lang ang babae pinakamamahal ko. I swear, ha? Ma'am C, sumusumpa po ako sa inyo. Ayan po, para pa ninyo, Cupcake, siya lang po talaga ang babaeng tinitignan ko. Dok Aga? Huh? Dok Aga? Dok Aga! Rexy! Rexy! Sa'kin, hindi pa ako nakakabayad. Okay lang, wala yun. Guna akong hindi yung bayaran pa. Kung gusto mo, pumasal ko ulit, magpagamot ka ulit. Ay, Rex! Rexy! Ingat ka, ha? Pasal ka, pagka ano? Magsarang ka na dito, asa mo. Okay. Hindi. Ano yun? Yung si Rexy, yung nagpagamot siya sa akin eh. Yung aso niya, pinagamot niya sa akin. Ang talaga ng mukha mo. May pa, I swear ka pa sa akin. Sa kintod ng mamsi ko. Nakakita ka lang ng sexy, Aga. Tsaka ka lang. Pasyente! Yung aso! Karina, maraming salamat at sumama ka.
Alam mo, ang laki-laking bagay sa akin itong pagsama mo sa akin. Ang saya-saya ko nga, oh. Tignan mo. Gilang, ha? SPO, ha? Hindi porket sumama na ako sa ibig sabihin tayo na hindi pa tayo, ha? Malinaw yan, ha? Hindi, hindi. At pag pinagkalat mo na nag-date tayo dyan sa palengke, ha? Manda ka sa akin, hinipiring ko yung mukha mo, ha? Hindi, hindi. Yan. Hindi ko pagsasabi na binili ko agad yung bag na yan tapos ginamit mo. Hindi ko, hindi, hindi. Walang multo. Hindi, hindi. Ha? Kartigilan mo na yung kalokohan niya, walang multo. Kung ako, galing ako sa cementerio, walang multo rin eh. Hindi puro kita araw ng patay ngayon. Multo-multo. Tigilan niyo na yung mga story hindi, niya. Hindi, Barge. Totoo talaga. Hindi na. Sinasabi ko, natutulog talaga ako. Tapos narinig ko gumagalaw. Barge, walang multo. Pumasok tayo sa bahay. Halika na. Barge, ayoko. Barge, ayoko talaga. Ayoko. Barge! Ayoko. Huwag kang matakot. Sasama ka namin. SPO2. Oo, ay, may dadaanan pa ako eh. Tsaka masama sa akin mapuyat. Bakit? Matatakot ka? Ako? Duduwag ka na naman. Matatakot? Oo. Hindi! Halika na! Halika na, halika na. Sasama niyo ako. Barge. Halika na, sasama na. Sakasama tayo. Ayaw, kamay mo ah. Pumasok ka. Ayoko, Barge. Mahanag ka. Wala! Ayoko, mauna ka nga. Ibisan mo. Bakit ka doon sa may kwarto ko? Barge! Barge! Wala, oh. Ayan, oh. Madilim lang yan. Wala, pero wala. Eh, hindi naman dito. Doon nga sa kwarto ko, eh. Yung sewing machine gumagalaw nga mag-isa. Dali na. Samahan niyo na ako. Sige. Sige. Buksan kaya natin yung ilaw. Tama. Wag na, wag na. Wag na. Ipagpabukas na lang natin to. May gagawin pa ako. Marami pa ako. Ay, teka. Pakala ko ba matapang ka, SPO? Oo nga. Matapang ako. Eh, ba't nangyayin ka doon mo? Hindi, gumagalaw yung sinya. Hindi, totoo talaga yung sinasabi ko. Yung sewing machine na gumagalaw na gano'n. Tutulog na ako. Mahimik-ling ako. Barge! 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 Excuse me lang, no? Pero, alam mo yung sinasama yung... Imposible yung sinasabi mo na hindi pwede mangyari yan. Alam mo, baka naman meron lang mechanical defect yung makina na yon. Yun mismo! Mechanical defect! Ganon! Yun! Mechanical defect! Eksakto! Eh, eto na nga yung parts! Sira yun eh! Sira! Hmm. Teka, teka. Hmm. Wala ba kayo narinig? wala naman ah! Wala! Palagay ko dahil lang sa bagyo, sa ulan, kaya nakagunan yung puntod. Alam mo, pwede kasi yun, Papsi, eh. Kasi, alam mo, yung lupa, kapag nasobrahan ng ulan, eh... Ano? Papsi, yun? Andali. Ba't nandiyan sila na? Hoy! 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 Ba't siya kayo natutulog? Ginagawa niyo luneta ito, ha? Hoy! Ba't siya kayo natutulog? Ha? May bahay kayo, ha? Roberto, sorry, sorry po. Yung magandang umaga, sorry. George, George! Anong ginagawa niyo dito? Ha? Kasi, Alex, merong multo dun sa lobby. Alam mo ba yun, nakita mo ba yung binili kong sewing machine? Multo! Meron talaga, Mambeto. Multo? Oo, Berto. Mambeto, nakita na ho namin. Totoo yan. Totoo. Matagal na joke yung multo-multo eh. Huwag niyong paniwalaan sa multo-multo niyo, oy! Eh, Mambeto, totoo talaga yung sinasabi namin. Ang sinasabi niyo, hindi pwede maniwala dyan. Saka? Multo. Sugar? Are you okay? Kapi. Sugar. Sorry lang. Sorry, Kapi. Okay lang yun. Sorry talaga. Talaga? Basta ako lang ang one and only cupcake mo. Yan naman. Siyempre. Basta tayo'y magkasama,
Laging mayroong umagang kay ganda pagsikat ng araw. May dalang liwanag sa ating pangarap. Harapin natin. Harapin natin. Oy, 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 oy! Maharapin, gusto mo harapin kita? Ang baduy niya, may pakanta-kanta pa kayo? Alam sa inyo, walang multo. Meron dito aswang. Ikaw yung, huwag mo aswangin yung anak ko. Iaswang mo. Pinatakbo, alam mo, nakakatakot talaga. Baka naman na, kaya gusto mo sabihin yung multo sa akin. At sabihin mo, ano, may gusto mong pasabi sa akin. Humberto naman, paano kayo nasama dito? Eh kasi, ang akala ni Babsy, may gustong sabihin sa kanyang si Mamsy. Hoy, alam mo naman kami ni Mamsy niyo, masyado kaming close nun eh. Kaya nararamdaman ko pag may gusto siya sabihin sa akin. Di abot, ano yung narinig nila? Siguro, ewan ko, laro lang ng hangin or something. Kaya alam mo, wala kang ikakatakot sa makina ni Mamsy. Hindi. Alam mo, Alex, hindi. Alam mo talagang, kasi wala ka dun eh. Hindi na talaga ako babalik doon sa bahay na yun hanggat nandun yung makina. Hindi ako babalik doon. Hindi kaya yung makina na yun, eh, kaya nagkakagano'n, eh, merong parang mensahe. Yung may message siya. Ano? Ha? Yung makina, may message. Ano message, message? Ginawang beeper pa yun. Makalimutan mo nga lahat mo pwede sasabi nyo. Message, message ka pa. Pero Papa, malay mo, totoo yung sinasabi ni Doc Aga. Ganun-ganun yung napad ko sini. Teka. Nahilang. Mukhang hindi ko gusto yung pinupuntahan itong usapan na to, ah. Para bang sinasabi nyo, eh, mag-iimbita ng spiritista sa loob ng bahay ko. Hindi yata tama yun. Hindi ako papayag. Hinding hindi! Wala talaga akong makontak. Wala? Walang vibration dyan sa makina na yan. Hindi makontak? Baka naman busy lang. Cellphone ba ginagamit? I-recall mo. Wala talaga. Alam mo, George, palagay ko talagang guni-guni lang yung kagabi. Wala yun eh. Oh, wala na. Sige, wala na kung wala. Madam mo siya. Baka pwede mong makontak si Mamsy ko. Kasi pakiramdam ko parang may gusto siyang sabihin sa akin eh. Kasi yung nicho niya kasi parang hindi ko mawari eh. Hindi ko alam bakit nagkaganon itsura eh. Hindi ko maipaliwanag eh. Mang Berto, pwede ba mamaya na lang yan? Ito muna. Sige na, madam mo siya. Pwede bang isang beses ba? Anong isa pa eh? Wala naman nangyayari. Oo, oh, ito. Wala. Wala. Siya pa kayo na isa. Isa na lang eh. Huwag kang makulit. Sinabi wala naman eh. Mayroon ako ka. Humberto. Ano? Kailangan matapos ko ang tinatahi kong damit. Kailangan niya to. Tulungan niyo ako. Salamat sa'yo. Salamat din alam mo ako dito. Dito sa malapit sa taong makakatulong sa'kin. Tulungan niyo ako. Ano ba yung hinahanap mo? Nasaan ang anak ko? Kailangan makita ko ang anak ko. Kailangan matapos ko yung tinatahi kong damit. Kailangan niya yun. Nandito yung taong makakatulong sa akin. Sino? Sino? Sino pa din si George? Siya dinadaro ng multo eh. Siya, di ba siya? Hindi siya. Sino? Ikaw. Sino? Ha? Thank you.
Ang kulit mo talaga, ano? Kailan ko ba sasabihin sa'yo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala tayong pera? Wala tayong pera! Pero, Tay... Tagilan mo na ako! Ang kulit-kulit mo, tamahan ka na sa'kin, ha? Gusto kong makatikim na naman, ha? Ikaw, dumapa ka dito! Dumapa ka! Dumapa! Huwag na! Ayaw mo ba talaga ang tigilan, ha? Ayaw mo ang tigilan? Ano na, lagi mo nalang sinasaktan yung bata, eh! Ang problema sa'yo, lagi mo kinukonsinda yung bata na yan! Akala na kayong bibili natin siya ng bago damit, eh wala naman tayong pera! Hindi niyo ba naiintindihan yung wala tayong pera, wala tayong pera? Ano ba gusto niyo? Kaya nga itatahi ko na lang siya ng damit, eh, para makatipid. Kaya mo, Debbie, ha? Akong bahala. Tatahi ka na nanay, ha? Alam mo, kaya ako binili yung makina na yan. Para meron tayo pagkakitaan. Ha? Hindi para sa mga bagay na libre at wala namang katuturan. Tigilan mo na yung pambili-bili ng damit mo na yan. Ano ba yan? Ano ka ba naman? Anak natin si Debbie, kailangan nga niya ng pang-graduation eh. Alam mo, pigo na ako sa inyo. Wag! Wag! Kailangan tumawag niyo. Tumawag! Wag! Tumawag yan! Huwag ka makialam dito! Tumili ka! Ayun! Tumili ka! Babay, wala pa rin siyang malay. Nga, no? Roberto! Gising na! Gising na! Gising na! Gising na! Gising na! Ikaw ang bumasa sa akin. Habang pinasabo ako! Hindi ko muna, Mamberto, kasi hindi kayo magising eh. Magising? Pwede mo akong gising sa inyo, eh. Hindi na mga Mamberto eh. Kanina pa kami gising na gising sa inyo eh. Kuntik na akong malunod eh. Sandali, sandali nga pala. Ang sama ng panaginip ko. Ha? Meron doon isang espiritista at isang multo na ako raw ang kailangan. Ako tinuturo eh. Ganon pala yun. Eh, kasi nananahimik kami ng mga bata dito. At sabi ni Doc Aga, dito muna kami. Dahil may pasaya sa bahay. Nako. Mamberto, baka nga ganon ang mangyari ah. Kasi dinala kayo ni Doc Aga dito. Huh. Tapos bumalik na siya sa bahay. Pero ano, hindi. Hindi totoo yun. Panaginip lang yun. Walang multo. Walang multo. Panaginip lang yun. Walang multo. Humberto! Papsi! Humberto! Buti, okay na kayo! Teka muna! Kailangan talaga kayo ni Aurora. Sinong Aurora? Yung multo sa sewing machine. Eh, Mangberto kayo daw yung may hawak ng susi ng katahimikan niya. At hindi ho daw siya matatahimik hanggat hindi niyo siya tulungan. Humberto, kailangan niyang mahanap ang anak niya. At sinasabi niya na parang kayo lang daw ang makakatulong sa kanya. Uy, sandali. Ba't ako makakatulong? Wala akong alam dyan eh. Dapat yung barangay o pulis eh. Si S.P. Otun siya magtanong. Walang alam dyan. Meron ko. Sandali nga, Gudo. Ano ba? Ano ba yung alam? Hindi ko nga malaman kung bakit kayo ang susi. Pero kayo nga, tulungan niyo ako. Kailangan mahanap ko ang anak ko. Kailangan maibigay ko sa kanya yung damit na itinahi ko. Kailangan niya yun. Ako ba talaga ang tinuturo? Ako? Opo, kayo po. Pareho po tayong pinagmalupitan ng isang tao. Siya ang nanakit sa mga minamahal natin. Iisang tao, Mamberto. Tulungan ninyo ako. Gamitin niyo ang puso niyo para maintindihan niyo ang sinasabi ko sa inyo. Gamitin niyo ang katawang lupa niyo para matulungan ninyo ako. Hindi ko maintindihan talaga eh. Humberto, baka ito na yung sinasabi niyong kutub na galing kay Ma'am C. Dapat ang gawin niyo, pakiramdaman niyo si Ma'am C. Pakiramdaman niyo mabuti. At nasa sa kanya ang sagot. Tingnan niyo, Humberto. Kumbaga, i-feel niyo si Ma'am C ngayon. Maraming salamat sa'yo. Ako nga ho ang dapat magpasalamat sa inyo. Ay, ngayon ko lang gagawin to. Kailangan ko rin, ma'am, sinyo eh, ha? Eh, Gudo, aga, samahan niyo ako. Kaya kasi, si SP of 2.
pasundin mo kagad sa amin, ha? Dali nyo! Ha? Pasundin mo sa amin! Saan? 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 Masira ang ulo mo eh. Bakit na naman? Hinaapakan mo yung katawan ng misis ko eh. Sorry. Lalo sila na naman ang ulo mo eh. Ano naman? Sa ulo mo yung napakan eh. Hindi. Hindi ko man sila. Hindi ko nga alam. Ikaw talaga perwiso ko kahit sila. Guto! Guto! Ano na naman yung Manberto naman eh? Eh, mananakit ka na naman eh. Hindi naman tayo magkaaway eh. Wala may nakaumbok sa libingan ng mamsi niyo, ha? May imala nangyari. Ha? Meron palang inilibing sa ibabaw niya. Akala nga kasi ni Mang Domeng, eh walang bibisita kay mamsi, kaya ganun. Hindi, ayon kay SPO, no, eto si Domeng, eh asawa pala ni Aurora. Ngayon, inamin niya kagabi na hindi niya sinasadya yung pagkapatay niya doon sa asawa niya. Dahil nga eto si Domeng, parating lasing. Ngayon, parating niya nabubugbog yung anak niya dahil yung anak niya raw napakakulit. Dahil humihingi ng damit pang graduation. Eh, siyempre, nakainom, nabubugbog niya, hindi niya napapansin, nagkakaroon ng mga komplikasyon. Kaya yun din ang ikinamatay ng anak niya naman. Yung nga ba sinasabi eh, huwag iinom kung hindi kaya. Diba kung ano-ano ang nagagawa, lalo na mga hindi mo sinasadya. Sandali, so ang ibig niyo sabihin, inilibing na yung anak niya dun sa puntod ni Mamsi, ganon. Mm-hmm. At dahil sa takot niya, dun sa ginawa niya, hindi niya na-report ka agad dun sa otoridad. Eh, siyempre, takot nga eh. Eh, natataranta nga eh. Hindi, at least nailibing na kayo ng umaga ng tahimik yung anak niya, di ba? At least ngayon, at peace na silang dalawa sa tabi ni mismo ni Aurora, yung mag-ina. Pati si Mamsi niyo, tahimik na rin. Oo. Papsi talaga, ako believe ako sa tindi ng pagmamahal mo kay Mamsi. Iba. Kahit wala na si Mamsi, nagkakaintindihan pa rin sila. Kahit matagal na wala siya, pero yung pag-ibig ko lang dito pa rin. Alam niyo ba yun? Totoo lang yun, ha? Sarap talaga yung Umberto. Ha? Lord! Ha? Galing talaga, ano? Isa lang ang masasabi ko dyan. Ano pa? Di... Okidokidok! Okidoki.